kalasyong for today's video ay meron tayong kliyente na first time niya sa atin and first time niya din magpapalagay ng eyelash extension. So ayun na nga mga kabeshi, bumalik si client after 3 months. So ayan pa yung unang gawa natin sa kanya. Diba, pak na pak pa din. Sana all. Kahit nga ako ay nagulat din dahil pagbalik niya, ang tagal niyang hindi bumalik, pero andyan pa din yung unang gawa natin sa kanya. Actually mga kabeshi ko, nung dumating siya dito, hindi ko talaga siya namukaan. Nung humiga na siya, yung nakita ko yung mga mata niya, sabi ko parang familiar to sa akin. Siyempre, marites tayo, kaya ginawa ko, tinanong ko siya, sabi ko ma'am parang familiar po kayo sa akin. Second time niyo na po ba dito ngayon? Then sabi niya, opo. Then sabi ko, kayo po ba yung unang punta niyo dito? Is binidyohan ko, then nag-viral siya. Nasatawa siya. So ayun, confirm nga na siya ngayon. Bago nga kami magsimula, ay talagang tiningnan muna namin yung videos niya. Kasi nga, gusto talaga namin ma-confirm talaga na siya talaga yon. Siyempre ako, gusto ko talaga pag may gumugulo sa isip ko, kailangan talaga na aalamin ko siya para, siyempre, para magtigil ako. Ganon, char. Anyway, babaran muna natin siya. After 5 minutes ay tatanggalin na natin siya. After 5 minutes ay magre-removal na tayo. Yung gamit ko pala dyan na eyelash removal cream ay ilalagay na lang din natin sa comment box ang link nito. Kasi hindi ko rin din alam kung ano yung brand niya. Sobrang ganda niyang gamitin guys, yung eyelash removal cream na yan. Wala siyang hapde, pero depende pa rin sa sensitivity ng eyes ni client. Siyempre, kapag magre-removal ka, huwag mong padidilatin si client kahit anong mangyari. Ang technique ko sa pag-removal cream is bababaran ko talaga siya like 2 to 3-5 minutes and bababayaan ko siya hanggang matapos yung minuto ng baban namin. Then, tsaka ko siya tatanggalin isa-isa. Para pagtanggal mo ng extension is soft na soft talaga. After ko nga mag-removal, ay ganito yung ginagawa ko. Nililinis ko muna yung eyelid ni client, tinatanggal ko muna yung mga natitirang cream bago ko siya shampoohan para iwas sakit and hapde pag mag-shampoo tayo. After ko nga malinisan, ay mag-lash bat na tayo. So, ang gamit natin lash shampoo is yung lash point. Lash point! Baka naman! Dahil galing tayo sa pag-removal ay kailangan linis na linis yung eyelid at natural lashes ni client bago tayo maglagay ng panibagong set ng eyelash extension. May mga nagsasabi nga dyan na grabe naman daw ako magbanlaw ng pilik mata ni client. Ay ganun po talaga ako magbanlaw lalo na pag galing po sa eyelash removal cream para talaga na malinis yung lashes ni client at yung eyelid ni client para bago tayo magsimula sa panibagong set. Ganun po talaga kasi marami kami tubig. After ko nga siyang banlawan, ay binabrush ko muna siya habang pinapatuyo para mabilis sa pagtuyo ng natural lash niya. Heto yung before niya, o diba? Napakaganda ng mga mata niya. Grabe yung mata niya. Pag tinitingnan mo, parang nangungusap yung mga mata niya. Napakaganda talaga. Sana all. Ang gamit ko pala dito ng gel patch is yung hydrogel eye patch. Yung color silver yung kanyang plastic or lagayan. Hindi na akong gumagamit or bumibili nung eye patch na color pink yung plastic niya. Kasi minsan kasi tuyot yung napupunta sa akin. Tuyot na nga ako. Tuyot pa yung gagamitin natin. Oh my god, char! Maglalagay na pala tayo dito ng primer. Yung gamit ko ditong primer is yung sa Jenny Lash. So dahil medyo nagugulo ang ating eye patch, ay ina-ice muna natin bago tayo magsimula. Kaya siya natatanggal dahil natuyot yung gel patch ko. Dahil nga habang kinakabit ko siya is nakatapat yung electric fan kong na maliit, yung mini fan ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, ah, ganun pala yun. So kapag nakatutok yung mini fan natin habang naglalagay tayo ng gel patch ay natutuyot din siya. So ayun, may natututunan na naman po tayo. Oh my god! Wow! Jenny Lash pala ang gamit natin dito na glow is yung Jenny Lash na GR po yung kanyang tatak or yung nakalagay sa sticker. Color violet po ang takip. Ang request ni client ay style is yung cat eye pero ang gusto niya is yung cat eye na hindi naman ganun kabongga. Kaya ang sabi ko sa kanya, I got you mom, I got you. Ang sarap gawan ni madam kasi hindi siya malikot. Then yung eyes niya naka-steady lang as in hindi ka pahihirapan. Ang sizes na mga ginamit ko dito sa cat eye na style ni client is 15, 14, 13, 12, 11, and 10.
15 to 10 po. Ang gamit ko naman dyan na lashes is yung Nagaraco D-Curl. Oh, ayan ha. Sinasabi ko sa inyo mga ginagamit ko. Baka naman, bigyan nyo naman ako ng star. Char! Anyway, marami pong nag-PPM sa amin kung nag-training daw po ako. Sasagutin ko po ulit yung mga tanong po ninyo kasi ilang beses na rin po ako nagsasagot sa mga gantong tanong na kung nag-training daw ba ako. So, ayun, hindi po ako nag-training at wala po akong kakayahan para magturo. Marami din po nag-PPM sa amin kung may mga branch daw po kami sa ganitong lugar. Wala po kaming branches or branch kasi bahay pa lang po yung aming pwesto. Anyway, balik na nga tayo sa ating ginagawa. So, part na to ay malapit na tayong matapos. Nasa exciting part na nga tayo. Ang ganda ng nails ko dyan, no? Gawang nails by Checheva naman eh. So, mga gusto ng malupitang nails ay pabukta po kayo sa amin dahil meron na po tayong nails. Ito po nakapwesto si Nails by Cheche. Ipakita nyo lang po sa Nail Tech kung anong style or design ang gusto nyo. Kayang-kaya niya. Basic na basic yan, guys. So, ayan na. Tapos na tayo. Ito na ang kanyang final look. O, diba? Ang ganda. Bagay na bagay sa kanya yung cut eye. Hindi siya manipis, hindi rin siya makapal. So, bagay na bagay sa kanya at gustong-gusto niya yung result ng kanyang lashes. O, diba? Napakaganda ng mga mata niya. Papasano all ka na lang talaga. Sa mga gusto ng ganyang style o mga ganyang gawa, ay alam niyo na, pabook na kayo dito lang sa Lash Room by Joanna Chill. Ayan lang. Bye! Mwah!